Okay. Magandang gabi, mga kapamuso. Prayer meeting na naman. Pinag-uusapan natin yung pangalan ng ating church, local church. Ilang linggo natin diniscuss yun? Tatlo. No, tama ba? Tatlo. Bukod, bago pa man yun, diniscuss natin yung ibig sabihin ng kapamuso, tapos yung ibig sabihin ng JSOS. Ayan. All about the name. Kayo, and what's your name? Yung title natin ngayon eh, what is your name? Alam nyo ba ibig sabihin ng pangalan nyo? Sige nga, maisa-isa nga. Tinay, alam mo ibig sabihin ng pangalan mo? Hindi. Patrick? Wow. Patty? Ano? The Shining One. Wow! Ah, okay. Tyron? Bansa. Okay. Ikaw, Pastor? Ano po? Advisor to the King. Wow! From the word original. Actually, Christina, from the word Christian. Si Jehan, alam, mamaya, huwag mo na sabihin, mamaya ako sabihin yun, no? Actually, ako, dati, hate na hate ko pangalan ko, no? High school ako, mula nung nag-aaral ako, hindi ako nagpapatawag sa complete name kong Adelia. Nagtrabaho ako, tumanda, hindi ako nagpapatawag ng Adelia, nagagalit ako. Una, parang ang pangit pakinggan. Pangalawa, kasi yung salitang, miss, lagi kasi ako napagkakamalan, pag nagsusulat ako ng mga biodata, tinatanong yung pangalan ko, laging nawawala yung A sa una, nagiging Delia. Eh, hindi ko gusto yung Delia kasi noong unang panahon, si Delia Atay-Atayan yun eh, yung dating matabang artista. Parang ganon. So, ayoko siya matawag na Adelia. Tinanong ko si Papa noon, nung bata pa ako, sabi ko, pa, ba't mo ba ako pinangalan ng Adelia? Actually, ang talagang gusto niya daw na pangalan ko, Dalia. Yung pangalan ng bulaklak. Hindi nga raw niya maisip kung bakit naging Adelia siya. Yun yung pinanggalingan nun. So, ang labo. Kaya, ayaw kong tawaging Adelia. Until, nung during pandemic time, nagkaroon kami ng ano, ng pag-aaral sa Biblia ng mga nanay online, iba-ibang mga pag-aaral. Tapos, ang ginawa ko, bawat care flock, binibigyan ko sila ng lesson tungkol sa ano ibig sabihin ng mga pangalan nila. Tapos doon umiikot yung devotion namin. So isa-isa, limbawa sa care flock, bawat isa sa kanila may pangalan, yun yung ileleson nila. Kunyari, may lima sila sa care flock nila, may limang pangalan, limang lesson yun. And nung tapos na lahat, syempre napunta na sa akin sa care flock namin, kailangan kong i-research yung pangalan ko. Napahiya ako. Ang ganda pala ng ibig sabihin ng pangalan ko. Ibig sabihin, pareho kami ni Patrick, noble. Oo, di ba? Kagalang-galang, kapita-pitagan. O, di ba? Ang ganda pala. Sabi ko, pambihira, hindi ako nagpapatawag ng Adele, ang ganda palang pangalan. E ano ngayon? Ano ba yung, bakit mahalaga na pinag-aralan natin yung pangalan ng ating church, ng ating kapamuso tawagan? Ano ba ang nasa isang pangalan? What is in a name? Ayan. Basahin natin yung John chapter 1, verse 42. 1, 2, 3. And he brought him to Jesus. Jesus took up his and said, "You are Simon, son of God. You will be called Cephas, which when translated is Peter." Ayan. Ang Simon, originally, galing ito sa Hebrew and Greek, ibig sabihin to hear or be heard, pakinggan. Yun yung pangalan una ni Simon. Tapos diba, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, pinalitan ang pangalan niya. Ginawa siyang Cephas, no? O Peter. Ang ibig sabihin ng Cephas, dalawa. Aramaic word siya, no? Stone at saka rock. Magkaiba yon. So, para ma-distinguish ng Panginoon kung ano sa dalawa ang ipapangalan kay Simon, kung rock ba or stone, kasi di ba ang rock, malaking bato. Ang stone, maliit na bato. Yung mga pebbles lang, no? Dinistinguish ng Lord yun, sinabihan siya ng Petros. Ang ginamit ay salitang P
Peter o Petros. Nang ibig sabihin, rock, malaking bato. So anong ibig sabihin nun? Ang ipinaintindi ng Panginoon kay Simon mula ngayon, no? Hindi ka lang basta naririnig. Hindi ka lang basta may reputasyon. Kasi ang ibang isang ibig sabihin pa ng salitang Simon, reputation eh. To hear, to be heard, reputation. Ang sabi ng Lord sa kanya, hindi ka lang basta maririnig, hindi ka lang basta mag-build ng reputasyon, kailangan maging rock ka, maging bato ka. Kasi ang nakikita sa kanya ng Panginoon, yung future eh, yung mag-lead siya, no? Ng maraming mga tao. Pinag-aaralan natin ang pangalan ng ating church, ang ibig sabihin ng ating tawagan, meron tayong tatlong dahilan, ano ba ang kahalagahan ng isang pangalan? Unang-una, 1, 2, 3, it is? Ayan, it is a testimony, patotoo, di ba? Noong nagtuturo pa ako sa Bible school, first day of classes, kasi ang tinuruan kong Bible school, ano siya eh, hindi lang siya Bible school, pwede siyang, under siya ng CHED, pwede siyang college din, ano? Pero more on ang kanilang course ay pastoral at saka education, yun lang. Missionary, pastoral, teacher. Yan lang ang ano nila. First day ng classes, may nasalubong akong isang binatang gwapo, no? Payat siya. Tapos sabi ko, sabi niya sa akin, good evening, Ma'am Del. Kilala niya na ako. Good evening, Ma'am Del. Oh, good evening. Kumusta ka? Sabi niya, anong pangalan mo? Tapos sabi niya, great. Sabi niya, ganun, great. Sabi ko, hindi. Anong pangalan mo? Great, Ma'am. Sabi niya, great. Hindi nga, great. Oh, eh ano apelyido mo? Mabuti. Sabi niya ganun. Natawa ako, kala ko nagbibiro lang siya. So you are great, mabuti. Sabi niya ganun. Na-curious ako, sabi ko, ba't ganyan ang pangalan mo? Kasi tatay niya pastor. Ang sabi daw ng tatay niya kasi ang apelyido nila mabuti eh. Mula sila sa mga angka ng mga pastor. Nung bago daw siya pinanganak, sobra daw yung tatay niya, soba daw manghang-mangha sa greatness ni Lord. Kaya pinangalan sa kanya, great. Kaya kapag nagkakasalubong kami sa ano, sa hallway ng Bible school, nagbibiruan kami, kumusta ka na? Ma'am, great na? Mabuti pa. O diba, yan ang batian namin, no? Nakakatawa. Tapos nung nagturo naman ako sa GFA, may naging estudyante ako, elementary siya. Hindi ako nagkakamali, grade 5. Ang ganda ng pangalan niya. Ang pangalan niya, Unika Gift. Diba, alam niyo ba ibig sabihin ng Unika? Unika Iha. Nagsusolo, nag-iisa, unique. Diba? Only. Tapos gift. Pastor din ang tatay niya. Tinanong ko siya. Sabi ko, bakit yan ang ipinangalan sa'yo? Kasi po, yung tatay ko po, matagal po nila akong hiniling kay Lord. Matagal ako bago dumating sa buhay nila. At nag-iisa lang ako. Isang anak lang siya. Kaya Unika Iha, nag-iisa. At dahil blessing siya, tinawag siyang Unika Gift. Diba? Ang ganda, no? Ng pangalan niya, Unika Gift. Yan. Kaya yung mga apo ko, nung magugulat kayo ang haba ng pangalan ng mga apo ko, no? Yan. Ano sila eh? Harisa Jafimi Takadena at Ishki Jafimi Takadena. Ang haba. Sabi ko, anak naman, kawawa yung mga anak mo pag nag-grade 1. Mahirapang magsulat. Aba ng pangalan. Ayan, no? Diba? Yan ang pangalan nila. Napakahaba. Sabi ko, ba't ba yan yung pinangalan mo? Sabi niya, Jafimi Mama, kasi ano, saksi ako sa, ibig sabihin ng Jafimi kasi ay forgiveness, pagpapatawad. Kasi sabi, kilala mo naman ako Mama, sabi niya, napakarami kong kapalpakang nagawa sa Panginoon. Naging Kristiyano ko at ilang beses din akong nawawala, pinapatawad, nawawala, pinapatawad. Yung forgiveness ng Lord sa akin, ayokong makalimutan yung para pag nakikita ko yung mga anak ko, pinapaalala sa akin ng Lord laging pagpapatawad. Tapos yung ano, yung Hariza, ano, ang ibig sabihin ng Hariza, blessing. Kasi Mama, ano eh, 'di ba? Saksi ako sa pagpapala ng Diyos sa aming magkakapatid simula nung pinanganak kami hanggang ngayon. Gusto ko magpatuloy 'yon sa henerasyon ng anak ko. Kaya blessing. Tapos itong Ishki,
strength ang ibig sabihin. Ito ay legacy naman ni Ate Tess, no? Kasi nung nabubuhay pa si Ate Tess, nag-uusap sila ni Jirel, yun yung ano ni Ate Tess, yung maranasan ng mga anak mo, yung strength ng faith, yung katatagan, hindi matitinag. So, dyan ang galing yung pangalan ng mga apo ko. Diba? Ang ganda. Ayan. Yung mga, yung tatlo kong anak naman, ayan, alam nyo na yan, eh, pero papasadahan ko lang yan. Si Jirel, bago ko pinanganak, sobrang hirap ng buhay namin talaga sa Maynila. Pero nasaksihan ko kung paano kami pinagpala. Yung out of nowhere, nagkaroon kami ng sponsor sa ibang bansa na hindi naman namin kilala ng personal, no? Pero ni-refer lang kami, binibigyan kami ng love gift every 3 months ng napakalaking bagay. Para lang daw yun sa paghahanda sa pagkakaroon namin ng anak kay Jirel yan. Nanganak ako kay Jirel nang wala akong ka-savings, tapos cesarean ako nang hindi ako prepared, no? Tapos, bago ko pa ipanganak si Jirel, nakahanda na lahat. Ang grabe yung pagpapala ng Diyos. Kaya nung pinanganak namin si Jirel, bilang patotoo ng pagpapala, pinangalanan namin siyang Jirel. Ang ibig sabihin ay, nagbibigay ang Diyos. Ayun, no? Tapos, dumating si Jehana. Ayan. Dumating si Jehana sa panahon na napakarami namin problemang pamilya. No, ang dami naming mga problema, ayan. Tapos dumating ako sa punto na marami akong mga question sa pamamaraan ng Diyos sa buhay ko. Pero naranasan ko yung pagmamahal ng Panginoon, yung kanyang presence, yung kanyang warmth, doon ko naranasan yun. Kaya kahit nahirap-nirap na kami sa buhay noon, mga panahon na yun, yung blessing talaga ng pag-ibig ng Lord na andoon. Kaya nung pinanganak ko siya, pinangalanan namin siyang Jehana. Minamahal ng Diyos, the beloved of God. At nagmamahal ang Diyos, iyon, no? Tapos, si Gised, no? Miracle baby namin si Gised, no? Nabuhay si Gised dahil lang sa awa ng Lord. Dahil sa biyaya ng Lord. Kaya yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Mercy, grace. Yun ang ibig sabihin. So, mga patotoo sila. So kapag ka nagkaroon ka ng pangalan, hindi mo alam may pinanggalingan yan. That can be or that may be a testimony ng mga parents nyo, mga naging karanasan nila. Kaya nakakalungkot, di ba? Di ba si ewan ko, familiar kayo sa pangalan ni Jabez sa Bible, sa Old Testament? Anong ibig sabihin ng pangalan ni Jabez? Kapaitan, bitterness. Kasi nung pinagbubuntis siya ng magulang niya, punong-puno ng bitterness yung magulang niya sa nararanasan nilang hirap. Kaya bitter na bitter talaga, no? Kasi nga yun yung nangyari nung panahon. Pero ang magandang bagay kay Jabez, binaliktad niya yung pangalan niya, no? Ginawa niyang blessing. Pero yun nga, pwedeng kaya yan binigay ng Lord kasi testimony niya sa inyo. So yun ang unang purpose ng name. Pangalawa, ano ang nasa pangalan mo? Number two, it is? It is a declaration. Ayan. Okay? Basahin natin yung Matthew. Ang alam ko, nilagay ko na dyan yung mga, ayan. Matthew chapter 9, verse 28 to 30. Sinorkat ko na lang siya, no? Pakibasa, 1, 2, 3. Kasi may dalawang bulag na lumapit sa Panginoong Jesus, no? At ang tinanong sa kanila ng Diyos, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Sabi nila, yes, Lord. At ang sabi sa kanila ng Lord, sige, according to your faith, let it be done to you. So ang pangalan, nagdedeklara rin yan ang mangyayari. Kung ano yung gusto mong mangyari sa darating na panahon. Nagkaroon kami ng, nung mga panahon na, nung unang panahon, nagkaroon kami ng aso, nanganak siya ng madami, tapos ready to, na ipamigay lahat. Pero merong isang aso doon na hindi namin maipamigay, kasi yung dalawa niyang paa sa likod, hindi niya kayang itayo. Kaya pag naglalakad siya,
nakatumba yung, nakaganyan siya, nakatumba yung kanyang paa. Hinihilan niya yung dalawang paa niya sa likod. So sabi namin, walang magmamahal dito, kawawa ito, hindi ito tatanggapin ng aampon. Sa madaling salita, kahit ayaw namin mag-alaga ng aso, inampo namin yung, nilagaan namin yung aso kasi nga kawawa siya eh. Dahil sa ganoon, si pastor, alam niyo pinangalanan niya ito na Kunaiki. Ang ibig sabihin ng Kunaiki, kasi yung kun aso eh, no? Ang ibig sabihin ng Kunaiki, victorious dog. It is a declaration. Sabi namin na ang asong ito, makakalakad ito. So ang ginawa namin sa aso, sa tuta, araw-araw, tiniterapy namin, minamasahin namin yung paa, tapos tinutulungan namin makalakad. Alam nyo ba, nung lumaki yung asong yun, napakataas tumalon. Natatalon niya yung bakura namin doon sa gate. O di ba? Victorious dog. Kasi yun yung gusto mong mangyari, kaya dinideklara mo, yun yung ipapangalan mo. Okay? And then, naalala ko pa, noong nagsisimula pa lang ako sa GFA, kasi sa GFA kasi ano eh, nung pumasok ako sa GFA bilang teacher, no? Ang nangyari noon, wala pa kaming mga representative para magpadala sa TAPRISA meeting. Kasi noong unang panahon, nauso yung ang bawat private school, hanggang ngayon naman yata, ano? Pag sinabing TAPRISA, ano yan eh? Taytay, no? Provincial. Taytay, yung mga contest. Taytay private school. Ano, yun na yun. Ang alam ko, pag sinabing Taytay private school, lahat ng mga eskwelahan sa Taytay, may mga sports contest sila. Academic, musical, kaya nga akalitmus, no? Academic, literary, musical contest every year. Tapos bawat private school nagpapadala. Nung panahon na yon, merong isang eskwela, hindi ko nababanggitin yung pangalan, ano? Merong isang eskwela na talagang laging first place. Sila lagi humahakot ng mga gold sa eskwelahan nila. First time naming sumali sa TAPRISA nung time na yon. Baby pa ang GFA noon, no? Ang meron pa lang kami noon, elementary, tas konti sa high school. Ako yung pinadalang representative ng meeting. Nagbibiruan kami, lahat sila lalaki, ako lang ang nag-iisang babae. So nagbibiruan, alam mo yung alaskahan? Oh, sabi, huwag ka nang sumali. Kami na yung mananalo. Oh, yung iba dyan, baka gusto ng ano, gumibab, mga blablabla. Alam yung anuhan, batuhan ng lokohan. E di, binubuli nila ako. Binubuli na kasi. Yung bullying, ano, bullying malambing, bullying joke, hindi yung bullying totoo. Kasi nga, kauumpisa pa lang namin sumali. Ako naman, sumakay sa biruan. Di sabi ko, nagbiro ako, tumayo ako. Sabi ko, kasi sabi nila, wala, wag ka na sumali. Sabi, tumayo ako, ginanong ko yung mesa, pabiro. Sabi ko, ipinanganak na ang eskwelahang tatalo sa inyo. Ganon, yabang ko talaga. Pero biro lang sa atin yun na pinanganak na ang eskwelahang tatalo sa inyo. De tawanan sila. E nung pag-uwi ko, nakwento ko kay Mrs. Cow, na-share ko, di tawa siya ng tawa. Pero alam nyo, ginawa namin deklarasyon sa school yun. Talagang, kasi ang pangalan natin, GFA, Golden Faith Academy. Kailangan umakot tayo ng mga gold. So, kailangan ipinanganak na talaga. And true enough, sinapuso namin yung deklarasyon na yon, pinagsikapan ng school mag-train ng mga bata. At yun, history na, no? Talagang sunod-sunod, ang GFA ay talagang laging nakakasama sa top 3 ng TAPRISA Akalitmus. So, declaration yon. Declaration yon ng iyong pananampalataya, yung pangalan mo. Pangatlo, ano ang nasa pangalan? It is a challenge. Ito yung medyo nakakatakot. Challenge siya kasi unang-una, siya ay may risk. Diba? May risk siya. Halimbawa, pangalanan mo yan ng faith. Diba? Ano ang risk nun?
Yung masubo ka ng matitindi, no? Yung iiral talaga yung faith mo para lumabas yung faith, di ba? Nakakatakot. Alam niyo ba si Pastor Joe? Noong kwento sa akin to ni Pastor Joe, no? Tinanong daw niya si nanay niya kung bakit Jose ang pinangalan sa kanya. Dalawang dahilan daw ni nanay. Una, kasi ano eh, bilib na bilib si nanay kay Jose Rizal. Kasi di ba si Jose Rizal, genius? Eh sabi daw niyang ganon, etong bunso ko, magiging genius to, magiging matalino to, kaya Jose ang ipapangalan ko. O di ba? Nakakatakot, may risk. Paano kung hindi lumabas na matalino si Jose? O di ba? Jose pa naman ang pangalan mo. Pangalawa, kaya rin pinangalanan daw na Jose ni Nanay Maria, si Pastor Joe, kasi yung Jose ng Bible, Joseph, no? Tagalog ng Joseph ay Jose. Diba? Siyempre, medyo religious si Nanay Maria noon. So, may risk siya, nakakatakot. Pangalawa, bakit siya challenge? Kasi, may pressure. Pangalanan kang Christian, anong pressure sa'yo? Diba? Kailangan mamuhay ka bilang isang Christian. Eh, paano kung hindi? Tatawagin kang Christian, nakakatakot, 'di ba? Karoon kami ng aso noon, pinangalanan naming Faith. Hindi na maalala ni Jehan yung the story behind this, no. Alam niyo may aso kami noon, pinangalanan naming Faith. One time, malaki na yung aso, nagkasakit si Faith. Doon na kami sa kabila sa imbahay pa namin, yung bahay nila Kuya Boying dati. Nakita ko siya sa hagdan namin, nakahiga siyang gano'n. Ayaw niya nang kumain, ayaw niya nang uminom. Ano yun eh, siguro mga dalawang araw, napansin ko, gano'n siya. Binabali, wala ko lang. Pero nung ikatlong araw na yata, hindi na ako nakatiis. Di, ginawa ko sa kanya, pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, pairalin mo yung faith sa aso na ito, pagalingin mo siya, ganyan, ganyan, ganyan. So pagkapanalangin ko, ewan ko anong nangyari sa akin, kinausap ko si Faith, walang nakakarinig sa akin. Sabi ko, ay Faith, bumangon ka, kakaya pangalan mo. Ginanong ko talaga siya, mahiya ka naman sa pangalan mo. Sabi ko, bumangon ka dyan, walk by faith. Ganun ko talaga, dinuduro-duro ko. Sabi ko, pairalin mo yung faith mo, pinag-pray na kita, ganyan, ganyan, ganyan. Nagulat ako, hindi ko kasi seryosohin ni faith. Bumangon talaga siya, tas uminom. Tas parang walang nangyari. Gumaling na. Diba? May ano siya eh, may pressure siya eh. Pangangatawanan mo na eh. Kung napakaganda ng pangalan mo, alam mo, pangalan mo ay beauty. O pangangatawanan mo talagang maging beauty. Diba? Pag-aganday mo talaga yung sarili mo, diba? Yung mga ganon. Pag ang pangalan mo ay maskulado talaga, meron siyang ano, pressure. Pangatlo, may challenge siya kasi, pero, may reward if you took the challenge. Kasi i-honor din naman ni Lord yung faith mo kapag tinok mo yun sa challenge. Diba? Ang sabi, be it done according to your faith. Yun yung challenge ng pangalan natin, yung gagawin natin yung pangalan natin. Tapos kapag yun ay hinawa ka natin, ino-honor yung faith natin, nagkakatotoo siya. Alam nyo, ang isang blessing talaga sa akin, ano, talagang tinutuo ni Lord yung sa mga anak ko, sa amin, si Jesed ko, si Jirel ko, si Gianna ko, tinutuo talaga ni Lord yun. Kasi kung ano yung pananampalataya mo, yun yung paiiralin mo eh. O di ba? Isang malaking blessing sa akin si Jehana ko, di ba? Talagang totoong sobrang mapagmahal niya, sobrang maibigin niya, di ba? Malapit siya sa tao. Ino-honor ni Lord yung faith mo kapag ka tinok mo yung challenge, kinuha mo yung challenge. Ano ngayon ang kinalaman niyo? Ano ang challenge ng salitang kapamuso natin? Ano ang challenge? Yung pangalan natin kapamuso, anong challenge sa atin nun? Dapat tayo ay maging ano? Magkakapamilya, magkakapatid, magkakapuso.
Kaya kapag may nag-away sa church, remind mo, oops, kapamuso ka. Diba? Kapag may gustong umalis ng church, paalala mo, oops, kapamilya ka. O, diba? Kapag may mga tampuhan, oops, kapatid ka. So, i-remind lang natin, yun yung pangalan natin. Ano ang challenge ng pangalan ng ating local church? JSOS. Yan ang challenge. Ang challenge ng ating pangalan sa church ay, basahin natin ang sabay-sabay. Andyan ba? Iyon. 1, 2, 3. Iyon. So, yun yung challenge sa atin, ano? Yung maranasan natin yung pagiging sovereign, pagiging overcoming, pagiging shepherd ng Panginoon sa ating local church. Para saan pa yung pangalan natin kung di naman natin to isa sa puso? Okay, gusto kong ipakilala sa inyo si... Ayan, yan, yung may bilog na yan. By the way, turo nyo nga dyan kung asan si Pastor Joe. Asan, nakita nyo? Yun yung katabi ng may bilog. You know, yan si Pastor Joe. Asan kaya ako dyan? Sige nga. Tingnan yung pinakamagandang babae dyan. Joke. Saan ako dyan? Sige nga. Turo mo nga anak. Asan ako? Yan. Ayan ako. O, diba? Alam nyo yan yung kombinasyon ng original core group at saka yung ikalawang core group. Kombinasyon yan, no? Yan yung original young people namin noon. Presidente pa lang namin ng YP, si Pastor Joe. Yung kapatid ko dyan, yung mula rito, no? 1, 2, 3. Yung gwapong yan. Yan yung bunso naming kapatid. Yan, bunso naming kapatid na namatay at the early age. Yun. So itong pag-usapan natin si Jake Ramirez. Yan, si Jake Ramirez. Si Jake Ramirez ay naging kabataan namin. Actually, naalala niya yung kinuwento kong unang-unang na-witnessan kong babae. Si Mercy, andyan yun eh. Yung katabi ko. Katabi ko, na nakaitim. Ay, hindi pala yan. Yung, hindi, yan, sige, wag yun, ayun, yung isa pang nakaitim na babaeng medyo nasa gitna. 1, 2, mula rito ha, 1, 2, 3. Yung nakatabi na may sumberong puti. Iyan. Yan yung unang-unang babae kong na-sharean na nung naglalakad lang ako sa PUP. Yan yung na-sharean ko. Tapos, naging local church member namin, naging boyfriend niya to, si Jake Ramirez. Ano ang meron kay Jake Ramirez? Si Jake Ramirez, tumandan at lahat. Tawag namin sa kanya, Jake. Tapos, nung matagal na siya sa church, na-discover namin kung anong tulay niyang pangalan. Alam niyo kung anong tulay niyang pangalan? Jesus Ramirez. Naiintindihan niyo siguro kung bakit hindi niya ginamit ang pangalang Jesus. Diba? Mula nang nag-aral siya, never niyang ginamit ang salitang Jesus. Nasa birth certificate niya lang yung salitang Jesus. Pero sa kanyang buhay, hindi niya ginamit. Sabi niya, kasi grabe ang pressure sa akin. Grabe ang takot kong gamitin ang pangalang Jesus. Kasi palpak ang buhay ko. At kahit gaano ako kabuti at magiging mabuti pang tao, hindi kailanman ko pwedeng dalhin ang pangalang Jesus dahil nakakahiya. Hindi deserve ng Panginoong Jesus ang pangalan niya sa akin. Nagets niyo ba? Kasi nga nakita niya yung kahalagahan ng isang pangalan. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami kasi binigyan mo po kami ng pangalan. Hindi man namin alam ang dahilan kung bakit ito yung mga binigay sa aming pangalan ng mga magulang namin. Pero nagpapasalamat kami kasi ito yung magpapakilala po sa amin. Salamat Panginoon, binigyan mo po kami ng pangalan sa church. Una, yung tawagan namin Kapamuso. Pangalawa, yung napakagandang pangalan ng aming local church. Yung aming JSOS, local church, napakagandang pangalan. Patotoo ito, Panginoon. Ito ay patotoo ng aming local church simula pa nung una. Ito ay deklarasyon namin
na ang aming local church na ito, ang kapatiran dito, Panginoon, ma-exercise namin ang sovereignty mo, ma-exercise namin ang pagiging overcoming mo, ang pagiging shepherd mo, Panginoon. Ma-declare namin yun sa church namin and eventually maging challenge ito sa amin, Panginoon, upang maalagaan namin ang mga pangalan na ito na itinawag mo po sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, habang tinatahak namin ang mga araw at ang mga taon na daladala namin ang pangalang iyan. Maingatan namin ito sa aming mga puso. Maraming salamat po sa pagtitiwala mo sa amin ng mga pangalang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.